Good morning. Good morning mga sis at mga kabalen. Ngayong araw sa Melbourne ay October 24 at Saturday. So, ang weather natin ngayon, tingnan nyo, makulimlim at umuulan at malamig na naman. At ngayong araw sa Melbourne ay ngayon ang grand final sa football. So mamaya manonood tayo ng grand finals. Ang Geelong, which is team yan ni JM at saka ni DJ at ako. Tapos si Tom, ang team niya ay ang Richmond. So mamaya panoorin natin kung sino ang mananalo. So pero ang bet ko ang Geelong. Yun ang team namin. At nakita niyo itong aking bulaklak, oh, ang ganda. Nag-open na sila. Yan ang bigay ni Tita Mel. Thank you, Tita Mel, sa aking mga bulaklak. At shout out pala kay Ate Cho. Hi, Ate Cho. Kumusta ka na dyan? Sana okay ka lang dyan. At keep safe, Ate Cho. Ito na mga sis. Puputuloy na natin itong ating bangs. So, ang ginawa ko yan, from dito, hanggang dyan, hindi ho ako, sa, ano lang po ah, hindi ho ako professional hairdresser, ano lang to, para sa sarili ko lang, ayan, dahil sa sobrang busy ng ano, hairdresser, ako na lang ang, yan, so para siyang triangle ang shape niya. Ayan, no? So, ginanyan ko lang siya. Ayan. Nandito. Tapos, ayan. Ayan. So, ang gagawin nating bangs ay side swept bangs. Kasi gusto. Kasi nakita ko ganyan kupit nila eh. Ginaganyan, tinitwist. Tapos, ganyan, twist. Tingnan natin. Bahala na si Batman mamaya kung anong itsura nito. Yan. Yan siya. Twist, twist. Cut, cut lang natin ang ganyan. Tingnan natin. Ayan. Ayan siya. So, ayan na siya. Tingnan natin. Eto na siya mga sis. Tingnan nyo. So, inano ko lang siya. Tingnan yung bangs ko. So, parang nagkaroon na ng shape ang mukha ko, diba? Parang nagkaroon na siya ng body. Oh, ayan na. Ayan ang fringe. Ayan na. Yan ang, kinulutan ko siya ng konti, ayan, para magkaroon ng body ang aking buhok. So, tingnan niya. Tingnan niya. So, ayan siya. So, meron na akong side rings. So, ano sa palagay niyo? Bagay? Ayan o. At hindi na ako nagpa-hairdresser, nagpagupit. So, ako na lang ang nag-trim-trim ng buhok ko. So, itong sa baba, hindi ko na siya tinrim. So, itong bangs lang ang nilagay ko. Side fringe. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ayan. May ano na siya. May body na ang aking buhok. Hi, mga sis! At ngayon naman, magluluto tayo ng butter chicken. Ready na yung aking chicken, nahugasan ko na at nakat. So, eto yung oil natin. So, ilalagay natin dyan. Yan, butter chicken. So, meron tayong bawang, sibuyas,
capsicum, tsaka carrot, naprito ko ng capsicum at tsaka carrot. Igigisa na natin itong ating bawang. Ayan. So, igisa muna natin itong ating bawang. Andali ah. Ayusin natin ng maigi itong... Madalian lang itong ating butter chicken. Hindi natin marinig itangan natin itong. Hindi natin. Ito pala yung sauce na gagamitin natin. Butter chicken na Kantong brand. So, ito lang ang ilalagay nating sauce. Pagluto na tong ating chicken. Isi-simmer muna natin siya. Kita nyo yung aking bangs. Mga sis, ngayon, nakaka-istorbo naman sa atin. Ayan, tingnan nyo. Diba? Dito. Ayan, umiinom tayo ng green tea. Naglakad-lakad tayo kanina. Sumama tayo kay Tom kasi in-exercise na si Gemma. So, isisingkutsa muna natin ang ating manok dito sa bawang at sibuyas. Ito lang nilalagay ko, paminta, asin, vegeta. Sagyan natin ng pink salt Himalaya. Kailangan i-brown muna natin yung ating chicken. Lagyan natin ng konting turmeric. Siguro mga half teaspoon para may kulay yung ating manok. Tapos, sweet paprika. Lagyan din natin mga tansya-tansya ko lang to. Mga half teaspoon. Ayan. Para hindi maputla yung ating manok. May kulay. Takpan muna natin. At hayaang lumambot muna yung ating manok. Kasi dahil sa hinugasan natin ito, magwo-watery siya. Kaya tingnan muna natin mamaya-maya. Pag naaalis na yung juice at tingnan itong buhok ko. Ito na yung ating buttered chicken. Nilagay ko na yung carrots tsaka capsicum. Ayan siya. Ayan natin. Luto na. Sarap na siya. Geelong is winning. Tunod kami ng football. It was perfect tonight. It was a fantastic, we put a lot of rain throughout the day, but the style of football, the green, the intensity, and as you see everyone there, there's lots of the as we'll see, Richmond, quality team, we know how good they are on the footy field. They're holding off on their level honour to hold on their supporters to stand there and just cheer off an absolute radio game. Well, we're looking at a player walking off. It would have been really good to see this.